marahil isa ka sa mayroong tanim na snake plant sa bahay. Nakakita ka na ba ng bulaklak ng halamang ito? Kung hindi pa, nais mo din bang makapagpabulaklak nito? Ano ba ang hatid na swerte kapag nakapagpabulaklak ka ng snake plant? Sa video natin na ito ay pag-uusapan natin ang swerteng hatid ng pamumulaklak ng halamang snake plant at kung may paraan ba para ito ay mamulaklak. Ang Sansevieria na mas kilala sa Madders and Lotang ay isa sa naging paboritong panloob na halaman, lalo na ng mga may hilig sa halaman. Sa katunayan, ilang beses na din nating naibahagi sa channel na ito ang mga benepisyo, pag-aalaga at pagpaparami nito. Sino ba naman kasi ang hindi maaakit sa gandang taglay ng mga matutulis at structural na mga dahon nito? Dagdag pa dito, ang kulay dilaw na linya sa mga gilid nito na agaw pansin kung pagmamasdan. Ang pinaka natatanging bagay sa halamang snake plant ay hindi ang kapansin-pansing itsura nito, kundi ang nakamamangha ngunit mailap na mga bulaklak nito. Sa mga hindi nakakaalam, ang snake plant ay totoong namumulaklak. Ngunit napakabihira lamang na mangyari ito. Namumulaklak ito ng kulay puti na maliliit. Ngunit hindi lahat ng uri ng snake plant ay namumulaklak. Ilan lamang sa mga varieties nito ang nagbibigay ng bulaklak. Kasama na dito ang Star Sansevieria, Sansevieria fisheri, Sansevieria parva o Kenya hyacinth, Sansevieria aelensis kahin, Sansevieria cylindrica bonsil, Sansevieria bacularis, Sansevieria tripasciata honey, Sansevieria moonshine, Sansevieria black coral, at Sansevieria tripasciata laurenti. Kung mayroon ka sa isa sa nabanggit na snake plant, malamang ay isang araw, magugulat ka na lamang na namumulaklak na ito. Ang pinaka-exciting part sa pag-aalaga ng snake plant ay walang nakakaalam kung kailan at paano palalabasin ang mga bulaklak nito. Kaya naman, sa pambihirang pagkakataon na mapabulaklak ang halamang ito, ay tiyak na ikatutuwa mo at dapat mong ipagmalaki. Dahil isa ka sa biniyayaan na makakita ng napakagandang kulay puti, ngunit sa ibang variety naman ay cream, o kaya naman ay yellow na maliliit na bulaklak na naglalabas ng mabangong halimuyak. Ang tangkay ng mga bulaklak ng snake plant ay maaring umabot sa taas na humigit kumulang 3 talampakan. Ang mga bulaklak nito ay tumatagal lang 1 linggo at maaring bumuo ng mga berry kapag ito ay nagsimula ng malanta. Ang kagandahan pa dito, oras na mamulaklak ang snake plant, taon-taon mo na itong makikita kung hindi mo ito gagalawin. May mga sinasabing dahilan kung bakit napipilitang lumabas ang bulaklak ng snake plant. Ilan sa mga ito ay ang sobrang katandaan ng halaman. May mga nagsasabi din na kapag ang snake plant ay mild distress o sobrang nababayaan saka lumalabas ang mga bulaklak nito. Pero ang ilan na nakaranas na mapabulaklak ito, sinasabi na tamang pag-aalaga lamang ang susi para lumabas ang mga bulaklak nito. Tamang lupa, pagdidilig ng tubig, temperatura at pwesto. Dahil nga bihira lamang mamulaklak ang snake plant, ang mga bulaklak nito ay sinasabing sumisimbolo sa paparating na malaking pagbabago, swerte at prosperity sa buhay ng nag-aalaga nito. Ano man ang dahilan ng pamumulaklak ng halamang snake plant, ay maswerte ka pa din kung sakaling hindi mamulaklak ang iyong tanim dahil sa mga benepisyo na mayroon ang halamang ito. Katulad ng pagsasala ng hangin, nag-aalis ng nakalalasong pollutants, madaling alagaan at paramihin, pangontra sa allergies dahil sa oxygen na inilalabas nito na nakadaragdag ng moisture sa hangin, nakagagamot ng arthritis, sugat, paso, at nakakabawas ng pamamaga kapag inilagay ang pinitpit na dahon nito sa apektadong bahagi ng katawan. Pero mas mabuting kumonsulta muna sa doktor bago gumamit nito dahil naglalaman din ito ng lason kapag nakain. Alin
sa mga namumulaklak na uri ng snake plant ang meron ka sa bahay at alin ang nais mo sa mga nabanggit naming uri nito. Kung may nais kang idagdag na kaalaman sa halaman na ito na hindi namin nabanggit sa video na ito, ay ibahagi lamang ito sa comment section at babasahin namin ito. Huwag kalimutang ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Sana ay may bago kang kaalaman na nakuha sa video namin na ito. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.